Magandang araw at welcome sa Kwento Musikero at welcome din sa aking bagong workstation. Actually, hindi siya bago, nirenovate ko lang. At dahil po yan sa inyo, sa mga kaibigan natin na nagsuggest at nakapansin doon sa ating mga background na ginagamit doon sa aking mga past na videos. At yan naman ang maganda, syempre, di ba? Yung tatanggap tayo ng mga suggestions. Yung mga suggestions po ay malaking bagay para sa akin na ma-improve ko pa itong ating channel. At syempre, mas ganahan tayo at makapag-inspire pa tayo ng ibang mga tao. At dahil nga nagbasa ako ng mga comment at mga request, nakita ko yung maraming mga request at mga tanong about sa mga audio equipments na ginagamit. Kaya ang video na to ay para makatulong sa iyo na mapag-decide ka kung ano ba ang kailangan mo talaga. Kailangan mo ba ng isang sound card? Kailangan mo ba ng USB na mixer? Or ng isang recording interface? Pero ang unang-una muna syempre sa pag-decide, kailangan maintindihan mo muna at alamin mo kung ano ba talaga yung kailangan mo. Halimbawa, kagaya ko na gumagawa ng mga cover songs, mas importante sa akin, syempre, yung isang equipment na kaya na mag-record ng magandang audio. Kung vlogger ka naman at gusto mo lang ng mas magandang quality ng audio, syempre, iba rin yung kailangan mong gamitin. Kung live streamer ka naman, syempre, mas kailangan mo ng isang sound card para sa mga effects, sa mga background music, at lahat ng ginagamit sa isang live streaming. At iyan ang unang-una natin dapat na isipin muna bago tayo mag-decide kung ano ba talaga ang kailangan natin o ang dapat natin bilhin. Kaya para mas matulungan ka na makapag-decide, tetestingin natin yung tatlong gamit na meron ako. Yung sound card, yung ating USB mixer, at syempre, yung aking recording interface na ginagamit ko ngayon. Isa-isa natin silang susubukan, paparating ko sa inyo yung audio na kaya i-produce ng iba't ibang equipments na to para makapag-decide ka kung ano ba talaga yung kailangan mo. So para sa ating demonstration, syempre gagamit tayo ng isang condenser mic. Itong ginagamit ko ngayon na condenser mic, yung Boya BYM1000. At para magkaroon ka ng idea tungkol sa mic na yan, pwede mong panoorin yung ating video nandiyan sa taas para magkaroon ka ng idea sa mic na gagamitin natin para sa ating demonstration ngayon. At syempre gusto ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng mga sumusuporta sa Kwento Musikero. At kung bago ka naman sa channel na to, syempre huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, may bell dyan, paluin mo na lang, then syempre share natin sa iba. At ngayon puntahan na natin yung video. So ito na yung tatlo nating mga gamit nandito. Yung aking sound card, yung recording interface, at syempre yung ating USB na mixer na may recording interface din. Ang unahin natin itong recording interface na madalas kong ginagamit. Ito ay isang dedicated na recording interface. USB siya, so direct sa ating PC pag ginagamit natin siya. Meron siyang dalawang mic preamp. Merong instrument at pwedeng mic. Pwede kang gumamit dyan ng condenser mic. Pwede ka rin gumamit ng dynamic mic. Meron siyang phantom power, headphone out para sa ating mga monitors. Ito yung mga controls niya. Yung gain ng channel 1, gain ng channel 2. At syempre yung volume ng ating headphone. Ito ang madalas kong ginagamit para sa recording ng vocal at ng instrumento. Siyempre mas puro at mas maganda yung quality na mapuproduce mo kung gagamit ka ng isang recording interface. Although hindi gaya ng USB mixer na mayroong mga controls pa ng EQ. At siyempre itong sound card kahit papano meron din namang EQ yan kahit konti. Pero siyempre ang pag-recording naman kailangan natin ng raw. Gaya ko, hindi ako nagka-record ng may coloration agad sa post-production ko siya ginagawa or dun sa mixing. So para sa akin, ito yung aking laging ginagamit pagdating sa recording. Pwede mo naman siyang gamitin sa live streaming. Pwede mo siyang gamitin as your sound card dahil interface na nga rin siya. So magagamit mo na rin siya para sa mga live streaming. Although wala nga lang na mga effects. Wala siyang effects na sa boses gaya ng reverb or ng echo. Hindi gaya nung sound card na meron na siyang echo at meron na rin siyang mga yan. Yung mga effects na yan, yung mga tawa-tawa syempre. Pero kung podcasting lang naman gagawin mo, hindi mo naman kailangan ng mga effects na ganun. Maganda to kasi mas malinaw yung makukuha mong audio lalo sa boses ng iyong podcasting or ng iyong live streaming. Siyempre, isa pang advantage ng isang recording interface ay yung sa recording natin, yung latency na tinatawag.
mas maganda o mas maliit ang latency ng isang recording interface kumpara sa isang sound card pagdating sa recording. Dito pwede kang gumamit ng isang instrumento at isang boses, dalawang boses or dalawang instrumento, depende sa paggagamitan mo. At nakakapag-record siya ng multi-track. Ibig sabihin, pwede kang mag-record ng dalawa, instrumento o boses ng sabay na magre-record sa dalawang magkahiwalay na tracks. At syempre, yun ang pinakamaganda sa kanya, yung feature na yon na multi-track recording. Kahit na tumutugtog ka ng live, pagdating mo sa recording, syempre, magkahiwalay silang nare-record. So pagdating sa mixing, napakaganda kasi nga hiwalay silang na-record. So mamimix mo sila na magkahiwalay. Hiwalay yung boses at syempre, hiwalay din yung instrumento. So ang naririnig nyo ngayon ay yung boses ko gamit itong Boya condenser mic na direkta dito sa ating USB interface. Ang naririnig nyo naman ngayon ay yung aking boses galing dito sa aking Alesis Multimix 4 na USB mixer. Ito ay isang live mixer na pwede natin gamitin din for recording dahil meron siyang recording interface. Sa likod meron siyang USB interface. So, nagagamit mo rin siya para sa recording. At the same time, kung mga live performance, pwede mo siyang gamitin. Gaya ng mga pag tumutugtog ka sa labas o magkapatugtog ka, pwede mo siyang gamitin. Meron siyang dalawang channel, dalawang preamp. Pwede ganyang mag-connect ng XLR or pwede yung instrumento. Halos same lang yung strip nila or yung dalawang channel na to, yung controls nila. Sa unang channel natin, nandiyan yung ating gain, yung equalizer natin, yung high and low. Yung panning natin, nandiyan. Syempre, yung line level or yung ating volume. Parehas dito sa ating channel 2. Ganun din siya, yung gain, EQ, panning, at syempre, yung ating volume level. At dahil nga pwede tayong gumamit sa kanya ng condenser mic, meron siyang phantom power na rito kasama. Yung ating phone para sa ating monitor at syempre yung ating main na volume. So ito po ay isang 4 channel na mixer. So kung bibilangin mo siya, 1, 2, 3 and 4. Dito tayo pwede mag-connect ng ating mga audio source gaya ng laptop, ng phone or MP3. Sa dalawang line na to, pwede siyang dalawa at magiging stereo yung kanyang output. At andito yung kanyang control sa baba. Madalas ko siyang gamitin pag sa recording ng mga live performance kasi dahil nga meron siyang mga extra controls dito. Pero kahit na dalawa yung kanyang preamp gaya ng ating interface or recording interface, hindi ka makapag-record dito ng multitrack. Ibig sabihin, kahit na dalawa sila i-connect mo, isang instrumento or isang boses or dalawang boses, may re-record sila sa isang track lang. So hindi ka na makapag-mix ng magkahiwalay yung dalawang na-record mo. Kahit instrumento or boses. Pero dahil nga meron naman dito na mga EQ, bago ka pala mag-record, syempre, iset mo na sila. Dahil after ng recording mo, nasa mixing ka na, hindi mo na sila masyadong magagalaw na magkahiwalay na mix. At pwede rin siyang gamitin pang live streaming. Dahil dalawa yung preamp niya, pwede kang mag-connect kung dalawa kayo sa podcasting na ginagawa niyo or sa live streaming. Dalawang mic, pwede yan. Kung meron kang isang co-host, dalawa kinagasalita, dalawang mic. Or kung gagawa ka ng mga cover songs na live sa iyong live streaming, pwedeng isang mic and isang instrumento. Pwede ka rin mag-connect, syempre, ng iyong background music dito sa ating line. So, ito yung sarili mong control para sa iyong line. So, sa iyong mga background music. So, pagdating sa versatility, mas marami kang pwedeng paggamitan sa kanya. Pwede siya sa live performance, pwede siya sa live streaming, and syempre, pwede siya sa recording. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, ang isang downside niya lang sa recording, yung hindi siya pwede na makapag-record ng multi-track. So isang track lang per recording ang magagawa mo sa mixer na to. Then ang last naman natin ay itong ating sound card. Ito yung aking F8 Live. Pero same lang siya nung V8. So, kaya kung familiar kayo sa V8 sound card, wala silang pinagkaiba halos, kundi yung mga controls lang. So parang iniba lang nila yung design, pero yung functions nila, eh halos pares lang. Ang naririnig nyo ngayon ay condenser mic, yung Boya BYM1000. Pero dahil nga hindi siya gagana na direkta dito sa sound card, kailangan kong gumamit ng phantom power box. So ang routing natin, dito ako nag-connect sa phantom power ng XLR cable na galing sa mic. Then yung ating XLR na female, yung out, papunta dito sa ating 3.5 na
TRS dito sa ating F8 Live. So itong cable na to, lalagay ko sa description yung link para makita nyo. Ito po yung XLR2 3.5 na TRS. So ito yung way para magamit mo yung ibang mga brand ng condenser mic. Dahil kung direkta dito sa F8 Live or sa V8, yung ibang mga condenser mic ay hindi po gagana talaga rito. So kailangan natin ng source ng phantom power. So ito yung power, phantom power box na yon. Ilalagay ko rin sa description yung link. So mas okay ang sound card na to sa mga live streaming kahit yung V8 dahil doon sa mga controls na meron siya at yung mga effects. Unahin natin yung effects sa boses. Siyempre, meron tayo diyang reverb. Yan. Na pwede natin bagubuguhin. Hey. So, hindi mo na kailangan ng mixer na merong reverb dahil meron na siya. Then, yung mga effects na ganito. Hawa. So, mas madalas na naririnig natin yan sa mga live streaming siyempre. Para pampadagdag ng buhay doon sa ating mga live streaming. Meron din siyang EQ rito, yung bass and treble natin. Pero hindi ganun ka-responsive, hindi siya ganun kaganda. So ang ginagawa natin, pwedeng isang option, is gagamit tayo ng isa pang mixer, yung analog mixer kahit na ilang channel, para sa coloration lang nung boses natin. Kasi dito nga yung ating mga mixer nga is may additional na mga equalizer, mga high pass filter. So mas mataas pa yung gain na makukuha mo dahil meron kang mga extra gain, extra volume. So mas kontrolado mo yung boses mo pagdating sa live streaming. Isa pa, kung wala kang PC, pwede ka lang mag-recording dito at mag-live streaming gamit yung mobile phone mo. Magkoconnect ka lang ng kasama niyang cable na micro USB to TRRS na cable, then papunta doon sa yung phone. Pagdating naman sa recording, hindi siya masyadong advisable kung gusto mo talaga ng magandang klase or yung magandang audio quality. Medyo para sa akin, hindi pang recording yung quality ng napoproduce itong sound card na to. Hindi gaya ng ating mga mixer, yung ating USB mixer, syempre, yung ating mga recording interface. So, yun yung mga kailangan mo i-consider pag mag-decide ka na kung ano yung kailangan mo. Kung ikaw ba ay mag-full-time na mag-live streaming or kailangan mo ng mas magandang quality, audio quality ng recording or kailangan mo ng pang-live performance at the same time pang-recording din. At ang pinaka-importante sa lahat at ang lagi kong sinasabi, masterin natin kung ano yung equipment na meron tayo. Alamin natin yung potential para ma-maximize natin yung function na meron siya. At dyan natapos ang ating demonstration. At sana'y nakatulong ang video na to sa'yo para makapag-decide ka kung ano ba talaga ang kailangan mo at ang dapat mong bilhin. At kung may mga karagdaga ka pa katanungan, syempre huwag kang mahiyang mag-comment yan sa baba. At susubukan ko sagutin niya para sa'yo. At maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Kita-kita po tayo ulit sa mga susunod na mga videos. Ako po si Val at ito ang Kwento Musikero.